بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي لماذا ندرس التوحيد؟ ولماذا ندرس هذا الأثر المبارك؟ وما هي أصول الثلاثة الاختصار؟ أنو أم بعود نام تطلب سليلاً؟ التمر الذي نجنيها من دراسات الأصول الثلاثة. التنوع البومة ملاسة بالأعراض التي نعم أصول الثلاثة. وما احتوى هذا المجموع؟ كم أنواع أبقلوب سأخذنا إيتو؟ أخذنا بفضل الله مساء الأربع سورة العصر. أتنقوا نتين بالحمد لله. نقوا نتين أن أبد موسطين في سورة العصر. وأيضا أخذنا مساء الثلاثة وقلنا هي غير الأصول الثلاثة. Nakuwari natin ang tatlong usapin at hindi ito yung tatlong saliban. وعرفنا التوحيد شرعاً وعرفنا أنواع التوحيد الثلاثة. At ating nakuha at napag-aralan kung ano ang kahulugan ng tauhid at yung kanyang tatlong bahagi. الآن معنا القسم الثالث من هذا المتن المبارك. لماذا ندرس التوحيد؟ هذا تقدم معنا. Ngayon, ating pag-aaralan kung bakit ating pag-aaralan ng tauhid at nakuha natin kanina sa ating simulang pag-aaral. Haqqullah al-abid. Tauhid siya ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Khulibna hatta nuwahid Allah subhanahu wa ta'ala. Ilikat tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala para sambahin lamang siya. Al-an daw, ana asubba al-ma ala hada al-jihaz wa hada al-akh yashrab. Hali asak hada? Kung ating bigyan ng halimbawa kung ibubuhos niya yung tubig na yan dito sa ating laptop o anuman, ay maaari bang sa kapatid nito ay inumin niya yung tubig na yan? Yani, istamil hada al-jihaz aw hada fi shurb al-ma. Yasih? Pwede ba nating gamitin ang mga gamit na ito na pang-inom? Limana? Bakit? Yani, hada al-jihaz sunih, laysa bi shurb al-ma. Dahil ang mga gamit na ito ay ginawa para hindi sa mag-inom ng tubig. طيب وانت لماذا وجدت؟ تنعم؟ تأكل؟ تشرب؟ تنام؟ Ikaw, bakit ka nandito sa lupang ito? Bakit ka nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Para ba matulog lamang o kumain? لا, انت خلقت لغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. Ngunit ikaw ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa isang layunin at ito ang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا إذا اشتغل الإنسان في هذه الدنيا بعبادة الله سعيد. Kapag isang tao ay binubuo niya ang kanyang buhay sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay magtatagumpay. نعم. ولهذا بفضل الله لا تسمع يوما من الأيام أن أحد انتحر مثلا في المساجد، لكن تسمع أن انتحروا كثير عند الشواطئ وعند أماكن اللهو. نعم. So ating nababalitaan sa maraming mga lugar, maraming mga tao ang nagpapakamatay sa iba't ibang mga lugar. At karamihan sa iba ay namamatay sila sa mga walang kwentang kapamaraanan. Idan, al-gaya min khalq al-jinn wa al-ins ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha ishtaghalt bi hadha al-gaya fi hadha ad-dunya tas'ad tabqa. At ang pinakalayunin ng isang tao sa mundo dito ay ang sambay lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sinagawa niya ito, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala mag-iisa, siya ay magtatagumpay. Yeah. Kul ibadah fil Quran, ma'naha at-tauhid. At-tauhid huwa al-ibadah. Lahat ng salitang ibadah sa Quran ay ang kahulugan niya ay tauhid. At ang ibadah, siya ang tauhid. Yeah. Fa'idha sa'alna sa'al, wa qal, ma'hin usul al-thalata? Kapag katinanong tayo, ano ang usul al-thalata? Tatlong saligan. تقول معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أسئلة القبر الثلاثة التي تسأل عنها. Ang usul al-thalatha o ang tatlong saligan, ito ang malaman o makilala ng isang tao ang kanyang Panginoon, malaman niya ang kanyang din, at malaman niya ang kanyang sugo. Ito yung katanungan sa libingan. فَإِذَا قِيلَ لَكْ مَرَّبُّ لَوْ سَعَلَكْ إِسَانُ وَقَالْ لَكْ مَرَّبُّ بِمَا لَتُجِيدُ. Kapag tinanong ka ng isang tao, sino ang iyong Panginoon? Ano ang iyong sasagot? Taqul Rabbi Allah. Sabihin mo, ang aking Panginoon ay ang Allah. Alladhi rabbani, yani huwa alladhi khalaq al-khalq wa amadahum bil-rizq. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Rabb.
Siya ang nangangasiwa, nangangalaga sa atin. Siya yung nagbibigay ng biyaya sa mga ilalang. هذا التغطية لما يقوم به البدن. البدن يقوم بالخلق والرزق. نعم. Ito ang pangangalaga ng Allah Subhanahu wa ta'ala na parang pangangalaga sa ating mga katawan. Binibigyan ng biyaya, binibigyan ng mga rizq. والتغطية للباطن بإرسال الرسل وإنزال الكتب. هذه تغطية. At ang pangangalaga sa ating pang-spiritual, ito yung mga pagpapadala sa atin ng Allah Subhanahu wa ta'ala ng mga sugo. Ilan? فإذا قيل لك من ربك تقول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين هو الرب هو الخالق وحده لا شريك له نعم إذا من dapat minagtanong sa iyo sino ang iyong Panginoon ang iyong sasabihin ang aking Panginoon ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang nangangalaga sa akin at nagbibigay ng biyaya at siya ang nangangalaga sa lahat ng nilalang وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق لابد أن يفرد بالعباد Kapagka ang Allah Subhanahu wa ta'ala, siya ang tagapagtika, kailangan natin siya sambahin. Na'am. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية, لابد أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره معه. Kung Allah Subhanahu wa ta'ala siya ang bukod tangi sa kanyang pagkarububiya, pagkapanginoon, kailangan natin siyang sambahin. فإذا قيل لك بما عرفت الله, ما هي الأدلة على وجود الله؟ Pag kami nagtanong sa iyo, paano mo nakilala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ano ang mga palatandaan na nakikilala mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dapat ang adilla kathira. Sabihin mo ang maraming mga palatandaan. Hala ma nara fil kawn al-an min tulu' an-nahar wa atyan al-layl wal majarat wal bihar wal anhar wal ashjar ta'aqub al-layl wal nahar hadhihi kullaha adilla على وجود خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. So, ang lahat ng nakikita natin sa mundo ito, lahat ng ito ay mga palatandaan na mayroong Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagsikat ng araw, pagdating ng gabi, isa yan sa mga palatandaan na mayroong umiiral na Panginoon. Na'am. Okay. بعد هذا, لابد أن نعرف أن العبادة حق لله. Matapos lang yun, kailangan din malaman na ang ibada o pagsamba ay karapatan at karapat dapat lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yumkin an tusrat ay ibada na ghayri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi natin pwede ibigay ang anumang klase ng ibada maliban pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man sarafa walaw ibada wahida, marfa wahida fi hayati ghayri Allah, hada mushrik kafir. Sino man ang magbigay o mag-alay ng mga pagsamba sa iba maliban pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ay ang isang mushrik kafir. Nahnu al-an tulab ilm. At-talib la yahkum 'ala al-ashkhas, yahkum 'ala fulan annahu kafir, mubtadi', dhal. La, hadha laysa lana, hadha ittiba' al-'ulama lil-qudha. Nahnu 'alayna nata'allam al-ahkam wa nu'allim an-nas al-ahkam. Amma isdar al-ahkam 'ala al-ashkhas wal asma' hadhihi laysat lana. Na'am. So tayo lahat ay mga mag-aaral sa Islam. Hindi maaari para sa isang nag-aaral sa Islam na hatulan ang mga tao na siya ay isang kafir, siya ay isang muslim. Bakos ang pag-aagal na ito ay para lang sa mga malalaking mga ulama. So hindi tayo pwede mag-aagal sa isang tao na siya ay isang kafir, siya ay isang muslim. Naam. Ilan al-ibada haqlillah subhanahu wa ta'ala. Ang ibada o pagsamba ay karapat-dapat lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Law sajad marra wahida la ghayrillah mushrik kafir. As-salamu al-salam. Sino man ang magsujud sa ibang mga nilalang o mga sinasamba maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ay isang mushrik o kafir. La yumkin an tusrif al-ibada lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, idhan ghayru babi awla. Hindi natin pwedeng ialay ang anumang uri ng pagsamba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am, ma tusrif al-ibada illa lillah. At hindi din pwedeng ibigay ang anumang klase ng ibada maliban lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.